Maagang nagising si Shirley dahil sa tama ng sinag ng araw na pumapasok sa malaking bintana ng kwarto. Ilang araw na rin siya nakakulong lang sa kwarto. Gusto naman niyang maramdaman ang init ng araw at ihip ng hangin. Mabilis siya naligo at nagbihis ng puting blusa at pares ng pantalong maong. Galing ang mga yon sa isang bag na inimpakira ng mga kasama niya sa bahay. Dahil sa labas sa mga pangyayari, halos nakalimutan na niya ang mag-asawa. Kaya kanina ay tumawag siya sa mga ito upang sabing matatagalan bago siya umuwi. Binigyan uli ang mga ito ng bakasyon. Mabuti na rin yun upang maiwas ang dalawa sa kung anumang pwede mangyaring masama. Dumiretso si Shirley sa sala naman siya ng mga Acosta. Nais sanang bisitahin si Lolo Morgan. Ngunit naisip niya na baka nagpapahinga ito kaya hindi nalaman niya itinuloy ang balak. Sa sala ay natagpuan niya isang lalaki na sa tansya niya ay nasa 6 na po ang edad. Senyorita, magagahan na po tayo. Binilin po ni senyorita na pakainin namin kayo. Ah, salamat po. Nahihiya niyang tugon. Ako nga po pala si Punso. Matagal na po akong katiwala rito. Nako, senyorita, mabuting tao po yung nobyo ninyo. Wika nito habang naglalakad sila patungo kusina. Shirley na lang po ang itawag ninyo sa akin. Siya nga po pala, nasan po si Adam? Hinahanap niya si Adam dahil gusto niyang magpasamang lumabas ng bahay. Yun lang. Ang sabihin mo, mismo na siya. Tudyo na isang bahagi ng isip niya. Hindi naman masyado. Anang kabilang bahagi. Nagpunta po sa senyorita sa bukid. Binisita po niya ang mga... Magsasaka. Ngayon po kasi ang pagtatanim ng palay. Sagot ni Mang Punso. Ganun po ba? Sayang, hindi ako nakasama. Alam mo ba, Senyorita Shirley, ikaw pa lamang unang babaeng dalala rito na Senyorito Adam. Masayang wika ni Mang Punso. May bahid ang pagmamalaki ang tinig. She felt happy with the thought of Adam not bringing any other girl in this house. But on second thought, naran lang naman siya dahil isa siyang witness na kailangan proteksyon na ni Adam. Nothing more. Kung tutuusin, hindi pa rin siya mabibilang na babaeng dilalaro ni Adam. Hindi niya gusto ang pakiramdam na iyon. Parang may kumukurot sa kanyang puso. Nang makarating sila sa kusina, ipinaghanda si Shirley ng agahan ng isa sa mga kasambahay. It was a hearty meal, complete with rice, meat, vegetables, and fruits. And thank goodness there was no saluyot in the meal this time. Umiinom ng gatas ng kalabaw si Shirley na magpakita sa kanyang lalaking bumubulabog sa kanyang sistema. Nakasuot si Adam ng pinapatungan ng checkered long sleeve polo at pares ng pantalon. It was interesting to know na kapag nasa bahay mo kang hindi kumakalabit ang gatilyo ang lalaki. He did not look like extra dangerous, Major Adam Acosta. Good morning, baby. Bati ni Adam. He smiled at her so sweetly. Halos tumalon ng kanyang puso sa kaligayahan. Muntik na nga niyang maibuga ang gatas na iniinom. Si senyorito talaga? Bakit? Hindi ko matunawan yan ng nobya ninyo. Biro ni Mang Punso. Sige ho, maiwan ko na ho kayo. Paalam na matanda kapag guwan. Biglang bumagsak ang loob ni Shirley. Kaya nga lang pala yung ginawa ni Adam ay dahil naroon si Mang Punso at dahil nagpapanggap pa silang bilang magkasintahan. Bakit ba ako nalulungkot? Kailangan mo lang ng sariwang hangin. Anang isang bahagi ng isip niya. Tama yun. Galing ako ng palayan. Nagpapatanim kasi ngayon kaya madaling araw pa lang inando na ako. Ayaw naman kitang gisingin dahil kailangan mo magpahinga. Paliwanag ni Adam kahit di siya nagtatanong. Saan ka natulog? Yun lamang ang tanging niyang sabi. Sa kwarto ko sana, kaya lang may pagka-conservative ang girlfriend ko eh. Kaya sa sofa na lang ako natulog. Matamis, pasiyang yung tiyan ng lalaki. Sa halip na matuwa, lalo lamang pumait ang timpla ni Shirley. You don't have to flirt with me anymore, Adam. Wala namang ibang taong nakakarinig sa'yo. Biglang nagbagong ekspresyon ni Adam. What a way to ruin the mood. Okay then, Miss Vergara. Gusto mo bang sumama sa bukid? Idiniin pa nitong pagkakasabi sa kanyang pangalan. Tumango siya. Yes, she would actually love to get out of the house. Diyan tayo sasakay? Tanong ni Shirley kay Adam na makita niyang isang nakaparadang traktor. Hindi pa siya nakakasakay sa ganun. She was so excited to try. Kung ayaw mo, pwede naman tayo. Are you kidding? Putol niya sa sasabihin ng lalaki. Gusto ko, syempre. Ngayon pa lang ako makakasakay sa ganito. Huwag mo namang durugin ang pangarap ko. That earned a smile from him. Ang ngiti na hinahanap-hanap na yata niya. Naunang umakyat si Adam sa traktor. Well then, hop in. Inalahad ito ang kanang kamay sa kanya. Buong puso namang tinanggap yun ni Shirley. Naramdaman na naman niyang init na dala ng pagdadaite ng kanilang mga balat. It made her feel satisfied. Para may kung anong pinumpunan ng init na iyon sa kanyang puso.
Sa isang side sila ng tractor pumesto. Nasa kabilang side, ang isa sa mga trabahador ni Adam at siyang nagmamaneho. Hindi ganun kabilis ang takbo ng tractor, ngunit sapat na ang bilis upang matangay niyang hangin ang mahabang buhok ni Shirley. Masarap sa pakiramdam ang malamig at malinis na hangin. Ang daan kasi palabas ng mansyon, halos puro puno. Nang tuloy na sila makalabas, puro palayan ang makikita. Ang ibang parte, kulay luntian. Ang iba naman, wala pang tanim. Ang aliwalas din ng kalangitan. Napakapayapa. Habang tinatamasa ang handog ng kalikasan, naramdaman ni Shirley na nakatitig sa kanya si Adam. Ganun ba talaga ako kaganda? Biro niya na hindi lumilingon sa binata, na malapit na yata magka-stiff neck sa kakatingin sa kanya. She felt him stiffen. What are you saying? Hindi kita tinitingnan dahil maganda ka. Ang baho kasi ng buhok mo. Hindi ako makahinga. Nangangamoy. Maligo ka naman. Noon tinignan ni Shirley, ang lalaki na halata naman na nagbibiro lamang. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Para sa kaalaman mo, marami pang nagkakandarapa sa kagandahan ko at handa magbayad para mapunta sa kinalalagyan mo ngayon. She stuck her tongue out. Malinaw sa kanyang paningin ang pangiti ng mga mata ni Adam. Kinailangan niyang ibaling sa ibang direksyon ng kanyang mga mata. Baka kasi magka-revolusyon na naman ang kanyang buong sistema. Nadatna na nilang nagtatanim ang mga magsasaka. Senyorito, mabuti ho at nakabalik na kayo. Wika ng isang may edad na lalaki. Nakasuot din to ng long sleeve polo na nakapatong sa kamisa chino at straw hat. Kailangan ho, Mang Turing. Hinahanap-hanap ko rin ho kasi itong lugar at gusto ko pong ipasya ng nobya ko. Naramdaman na lamang ni Shirley ang bigat ng bisig ni Adam. Inakbayan na pala siya nito sa balikat. Magandang araw ho, senyorita. Bati ni Mang Turing kay Shirley. Naku, Shirley na lang po. At magandang araw rin po. Nahihiya niyang bati. Sana po'y magustuhan niyang pananatili rito. Paano po, senyorita, senyorita? Mauna muna ho ako? Kukuhanin ko pang sinuga akong kalabaw. Pamamaalam ni Mang Turing. Naiwan lamang sina Shirley at Adam na nakaupo sa mahabang upuan na nakaharap sa isang mahabang mesa sa lilim ng isang malaking punong mangga. Sa inyo ba ang lahat ng palay na iyan? Naitanong ni Shirley kapag kuhan, out of curiosity. Sabi ni Lola Morgan, nung araw daw basta't masipag ka, marami kang lupain. May mga kasama siya noon na nagpatag sa lupain na ito pero umalis din sila. Binayaran na lamang sila ni Lola Morgan, kaya ngayon kay Lolo ng lahat ng lupain to. Ipapaano naman ang mga magsasaka? Tanong niya. Ang pamilya namin ang sumasagot sa lahat ng kailangan ng mga tao sa pagsasaka, mula sa pambungkal ng lupa hanggang sa makina ginagamit sa pag-aani. Binibigyan sila ng higit pa sa sobrang porsyento ni Lolo. Alam kasi ni Lolo Morgan kung gaano kahirap at pagod na binubuhos sa mga magsasaka sa pagtatanim. Kaya mahal na mga tao rito ang pamilya namin. It was as if Shirley could see right through Adams. She could see how fond and proud he was of his grandfather. Well, he should be. I could not imagine you as Adam the farmer. Mapaglaro talaga ang kanyang isip. Extra dangerous Adam Acosta. Shirtless and blowing the field. Hot. Minulat kasi ako ni Lolo at Daddy sa agriculture mula pagkabata. Iba lang talaga ang profesyon na pinili ng puso ko. Pangarap din ni Daddy magtrabaho sa NBI. Ako na nagtuloy since siyang natasan ni Lolo magmanage ng mga lupain. Their conversation went on and on. Nakakapanibago kung gaano kaagang kausap ang lalaki na nung unay akala ni Shirley nuknukan ng yabang at angas. Natigil lamang kwentuhan nila na may dumating na kababaihan. May kanya-kanyang dalang kaldero at kasero lamang ito. Eksakto rin pagbalik ni Mang Turing na may dalang mga dahon ng saging. Halos mapanganga si Shirley sa nasaksihan. It was pure mayhem. Kanya-kanya kasing sandok ng kanin at ulam ang mga tao, ngunit sa isang lalagyan lamang inilalagay, doon sa mga dahon ng saging na kalatag sa mahabang mesa. Nang matapos iyon, tinawag ang mga nagtatanim na kalalakihan. Nagtipon-tipon ang lahat sa paligid ng mahabang mesa. She did not know brutal fight could be this crazy. May 20 tao lang naman ang sabay-sabay na kumakain doon. Wow! Are you okay? Tanong ni Adam na may bahid ang pag-alala sa boses at amusement. She could not tell. Yes, I'm fine. She actually was. Medyo overwhelmed lang siguro. Very well. Kumain na tayo kung ayaw mong maubusan. Naghugas na sila ng mga kamay at nagsimulang makipagdigmaan upang malamnan ng pagkain ang kanilang mga sikmura. Indeed, being a city girl had its perks. Being here in the province was another story. She could not remember being this full in her whole life.
Halos hindi na nga siya makahinga sa labis sa kabasugan. Baka may humabol na manok sa'yo rito, wika ni Adam. Walang ideya si Shirley kung ano ibig sabihin nito. Bakit naman? Buong pagtataka niyang sagot. You have something on. Never mind, let me. Miss Tulang tumigil sa pag-ikot ng mundo at ang tanging rumihisar sa kanyang isip ay ang malambot at mainit na mga labi ng binata. He kissed her on her right cheek for Pete's sake. May butil ka ng kanin eh. Sayang naman, ang hirap pa namang anihin yan. Wika nito. Matamis na nakangiti. Si Senyorito oh, chancing hui yan. Kantsaw rito na isa sa mga magsasaka. Nasundan pa iyon ng ilang pagsigaw at pagsipol. Pakiramdam ni Shirley nag-init na ang kanyang mga pisngi. Huwag mo na lang silang pansinin. And for the record, hindi yun chancing. Concern ang tawag dun. Bakas pa rin ang kaligayahan sa boses ng binata. Right, right, sabi na lamang ni Shirley. But deep inside, she was still freaking out. Na magsibalikan ng mga magsasaka sa palayan, may naisip siyang magandang ideya. Ano kaya kung magtanim din tayo? Gusto niya talagang subukan iyon. It is a very hard thing to do. It is way harder than it looks. Pandidiscourage sa kanya ni Adam. Siguro dahil ayaw lang siyang mahirapan. Pero pwede ko pa rin bang subukan? May pagsasumama sa boses sa tanong niya. Animo isa siyang maamong tuta na nanghihingi ng pagmamahal. The word defeat was written on Adam's face. Pumayag na rin ang lalaki. Kailangan ho ba rin ang sapatos mo? Kailangan ay nakapaa ka lang. Hindi ka pwedeng magbota. Lalo ka lang mahihirapan. Lumuhod ito pagkatapos at sinimulang tanggalin sa pagkakasintas ang kanyang sapatos. Humawak ka sa balikat ko at pakitaas ang kanang paa mo. Sumunod siya. Mabilis na nahubad ng binata ang suot niyang sapatos. She felt like a 21st century princess. Hindi ako magtatanim, isa-supervise lang kita. Maliwanag? Sir, yes sir, she mocked. Nagtungo na sila sa palayan. Si Adam nasa pilapil lamang, ang matigas sa parte ng palayan, habang si Shirley nasa baba at maputik na lupa. Nahihirapan siyang humakbang, natatakot na madapa, or worse, madulas. Bawat paghakbang niya ay mabigat. Bawat hakbang kailangan sukat. Kung hindi, baka makapag-lips to lips siya sa putikan. Kumuha ka ng isang bungkos ng palay, utos ni Adam. Agad namang kinuha ni Shirley ang pinakamalapit na bungkos. Halos 6 pulgada na rin ang haba ng halamang na itanim. You have to make sure na hindi masyadong mababaw o malalim ang pagkakabaon mo. Dapat eksakto lang. You also have to make sure na may sapat na gap sa pagitan ng mga palay. He really was supervising her. Tama nga ang kanta tungkol sa pagtatanim ng palay. Magtanim ay hindi biro, maghapon na kayo ko. Yuko, tayo, yuko, tayo ang ginagawa niya. Idagdag pa ang consistency ng putik na inaapakan. It was really hard walking in the mud. It was no joke. Nananakit ng likod ni Shirley pero kakarampot pa lamang kanyang naitatanim. Samantalang ang mga ibang magsasaka, paubos niyang kinuhang bugkos ng palay. Pinagbasta niyang kumilos sa mga ito. Mabibilis at pulido kung gumalaw. Masubukan kaya? Kaya ang kaninang dahan-dahan niyang pagkilos, iniba niya. Pero wala pa rin. Napaupo si Shirley sa putikan nang hindi na iangat ang isa niyang paa upang humakbang. Ramdam niya ang malapot na putik sa kanyang kamay, likod at halos buong pangibaba. It was so embarrassing. What more, she was stuck in the freaking mud. Pinilit niyang tumayo ngunit di siya makagalaw. Napatingin tuloy siya kay Adam na pinagmamasan lamang siya na parang sinasabing, pinagsabihan kita pero hindi ka nakinig. Manigas ka ngayon. Halos maluha na siya sa kahihiyan na makita niya naghubad ng sapatos ang binata at sinimulang lumusong sa putikan patungo sa kanya. He slowly scooped her up, pero bigla siya na outbalance at napahiga sila ni Adam sa putikan. They were now both soaking in the mud. Pero in all fairness, kahit putikan, gwapo pa rin. Anang isang bahagi ng kanyang isip. Ang problema lang ngayon, natatakot siyang humakbang muli. Ayaw niyang mapaupo o mapahiga sa putikan. She stiffened. Hindi na niya alam ang gagawin. Kung nananaginip sa Shirley ay worth it na hindi na siya magising. Siyempre joke lang. Hindi lamang siya makapaniwala sa nangyayari. Adam scooped her up like a bride after their wedding. It was like a fantasy. Ang tangi lamang niya nagawa ay pagmasan si Adam at ipanalangin na hindi na matapos ang araw na iyon. Hindi na maganda ang pakiramdam ni Shirley habang lulansan ni Adam ng tractor pa uwi. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng mansyon, mabilis na umibes si Adam. Siya naman ay dahan-dahang umalis sa pagkakaupo. Agad niyang naramdaman ang pananakit ng mga muscles, lalo na sa bandang likod niya.
Ayos ka lang ba? Tanong ni Adam. Oo. She answered even though she did not feel okay. Halika na para makapaligo ka na. Inilahad ni Adam ang kamay sa kanya upang tulungan siya makababa ng tractor. Inipon ni Shirley ang lahat ng lakas upang maabot ang kamay nito, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ngunit hangin ang nahawakan niya sa halip na kamay ni Adam. The last thing she needed was to fall to the ground, but thank God it did not happen. Sa halip kasi matigas sa lupa ang sumalo sa kanya, ay matatigas sa muscle ni Adam ang naramdaman niya. Nasalo lang naman kasi siya ng lalaki. Oh gosh! Kahit paano nahiya si Shirley, kaya kahit masakit ang katawan, mabilis siyang lumayo kay Adam. Na makapasok sa mansyon, agad siya nagtungo sa tinutuloyan niyang kwarto upang maligo at magpahinga. It was tough getting the mud off her skin, especially on her long hair. Natagalan tuloy siya sa paliligo. Ngunit kahit ganon, hindi niya napigil ang matawa sa kulay ng tubig na umaagos sa flooring ng bathroom. Kulay itim kasi iyon, pero hindi nagtagal at nawala na rin ng kulay ang tubig. Nang matapos maligo, agad siyang nagbihis at pagkatapos ay dumiretso ng higa sa malalaking kama. Naisip niyang mula sa araw na iyon, hindi na siya magsasayang pa ng bigas. Napakahirap pala ng pinagdaraanan ng mga magsasaka, magkaroon lamang ng kanin na ihahain ng mga tao sa mesa. Ganito na kaagad ang hirap na naranasan niya, to think na nagtanim pa lang siya at hindi pa nag-aani. Gayunman, masasabi niyang worth it ang kanya naging experience. Masaya si Shirley at tagalan siya ng pagkakataong makasama si Adam ng araw na iyon. Pakiramdam niya ay mas napalapit sila sa isa't isa. Pumikit siya at nakita ang mukha ng lalaki. His beautiful brown eyes na nagsisilbing bintana ng mga emosyon nito. Mahirap isipin na kaya niyang basahin ang emosyon ni Adam sa pamamagitan ng mga mata nito. Halos manghina naman ang kanyang mga tuhod tuwing ngingiti ito. Yung, "I know I am handsome and you know it too," green. Nakakapanghina ngunit nakakabuhay iyon ng dugo. Halos nakaka-addict pa nga dahil gusto niyang makita iyon sa bawat minuto. He looks so damn perfect. Oh my God, couldn't be that. Naputol ang kanyang pag-iisip na makarinig ng tatlong mahihinang katok sa pinto. Baby, may I come in? Si Adam ang nasa labas ng silid. That was like music to her ears. Yes, please. Gumaan bigla ang kanyang pakiramdam kahit nananakit pa rin ang kanyang katawan. Agad na pumasok si Adam at tumupo sa kama kung saan siya nakahiga. You don't look okay. May masakit ba sa'yo? May dala ko rito ilang gamot. Bakas ang pag-alala sa mukha nito. Hindi na hinintay ng binata ang sagot niya at agad na dinikit ang likod ng palad sa kanyang noo. Napamura ito ng mahina pagkatapos. Ayos lang ako, napagod lang siguro, she said trying to reassure him. May lagnat ka, you can't be okay kung may lagnat ka. His tone was somewhat scolding. I feel better now that you are here, Adam. Malambing niyang tugon. He groaned. Do you have any idea how sexy you sound when you say my name? He looked at her with so much passion in his eyes. Ayun na naman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. It is quite a name. Yun lamang ang tanging nasabi. Pumikit si Adam at huminga ng malalim. Parang may nilalaban ng inner battle. Nang dumilat ito at tumingin ulit sa kanya, nabawasan ang emosyon sa mga mata nito. Wanna guess what Adam means? Easy! Pagmamagaling ni Shirley. It means fire. Mainit. Nakakapaso. Lumalagablab. Parang ikaw. Hot. He laughed at that. Ah! Ang sarap pakinggan! Tama naman ang mga sinabi mo, pero sabi ni Dad it means bullet or bala sa Tagalog. Kapag binasa mo ang bala na reverse, yun ang pangalan ko. Sandali siyang napatunga nga sa sinabing iyon ng binata. Wow, hindi ko yung inaasahan. Ang galing, ang asig naman. Samantalang yung pangalan ko parang joke lang. Pinagtripan yata ako ng mga magulang ko, kaya tuloy pag ako nagbibinyag sa mga bagay o hayop, mas malalang binibigay kong pangalan. She almost pouted. I think your name suits you well, Shirley. It's very easy on the eye. Maganda, parang ikaw. Oh my gosh, gusto niyang mapasigaw sa kilig. Not only that, inside that beauty is a soft, juicy spot. And once you get to know that, you don't want to have more. Parang ikaw. That was all it took for that kind of passion to take over his eyes again. Adam, ang tanging niyang nasabi. He groaned again. I have told you sound so sexy when you say my name. What am I gonna do to you? Patuloy lamang siyang tinitigan ito. You are the most stubborn, most beautiful woman I have ever seen. You gave me a headache umpisa pa lang, and I think this is the right time para singilin kita. Adam bent over to face her.
He put his arms on the side of her head as if enclosing her, and then he dipped lower. The next thing she knew, Adam was kissing her softly. Ang lambot at ang init ng mga labi ng lalaki, at sa bawat hagod ng mga labi nito, lalo siya napapapikit. She let out a stifled moan, feeling hot all over. Mabuti na lamang at nakahiga siya. Pakiramdam kasi niya'y nangihina ang buo niyang katawan. Dinig-dadinig din niya ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Sa sobrang lakas, nilalabas ng puso niya sa kanyang dibdib. Napakapit si Shirley sa malaki at matigas sa braso ni Adam nang simulan itong laliman ng halik. Buong puso naman niyang tinanggap at sinagot ang bawat paghalik nito. It was incredible that it made her knees wobble. Mind-blowing! Parang nahigop ang lahat na natitira niyang lakas. Yun ang unang beses na nahalikan siya. All her life, hindi niya inisip na maaari pala niyang maramdaman iyon. Ang ganong klase ng sensasyon. Habol nila parehong hiningawan na stop kissing. Adam smiled at her lovingly. Wow, that was even better than I imagined. Wika pa ng binata. Ramdam ni Shirley ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ibig sabihin ba niyon, iniisip ni Adam na halikan siya noon pa? Take this medicine. Iniabot ni Adam sa kanya isang piraso ng gamot at isang basang tubig. Actually, mabuti naman ang pakiramdam niya. Adam's kiss magically cured her. Kahit ganun, ininom pa rin niya ang gamot na iniaabot nito. I should leave you now, baby. Dahil kung hindi, rest is the last thing that you'll be getting tonight. Kinintilan siya ni Adam ng halik sa noo. Good night, baby. Para lamang estatwa sa Shirley na nakatayo lamang doon habang pinapanood niyang lumabas ng kwarto si Adam. Ni hindi siya makapagsalita. Ganito ba talaga ang first kiss? Naitanong niya sa sarili. O ganito kapag hinalikan ka ng taong mahal mo? And that question did not bug her at all. Mas gumaan pa nga naging pakiramdam niya. She had fallen for him and she felt damn good admitting it to herself. Yes, she fell for him in a very short period of time. Ngunit kailan ba naging basehan ang panahon upang malaman mo na nagmamahal ka? Nagising si Shirley na may kakaibang ngiti sa mga labi at enerhiya sa katawan. Agad siya nagtungo sa living room at doon ay nagpuan niya si Adam na natutulog pa sa sofa. Masyado pa nga yatang maaga dahil naunahan pa niyang magising ang binata. Kaya't sa halip na gisingin ito, umupo na lamang siya sa isang ottoman. Mula roon, tinitigan lamang niya napakagandang tanawin sa harap. Adam! Bulong niya sa sarili. Sa pagsambit ng pangalan nito, ay bigla niyang naalala ang nangyari kagabi. Habang inaalala iyon, naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. The kiss was sure hot and passionate. Kahit kailan yon mauulit. Naisip niya. Muli, tinitigan na si Adam. He looked so young and so peaceful. Ang sarap niyang tingnan. God forbid. Ganun ba talaga kapag unang beses nahalikan? Kung ano-ano kasi yung papapasok sa kanyang isipan. Mga bagay na hindi dapat isipin ng ganun kaaga. Habang tinititigan niya si Adam, napansin niya ang pangiti nito na halata namang pinipigilan. He caught her staring at him. Bigla naman siya napahiya kaya amakma siyang tatayo upang umalis. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Adam sa braso. Aalis ka na agad. Hindi ka pa nag-good morning sa akin. May kakaibang rihimig ng kaligayahan ng boses ng binata. Good morning. Nahihiya niyang tugon. Good morning din, baby. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Ngayon ay nakakulong na siya sa mga bisig ko. Oo, okay na ako. Medyo masakit lang ang katawan ko. Good. Let us go to the dining area. Naghihintay na doon sila, Dad. He said before letting her go. He even kissed the top of her head. Shirley felt like melting right there and then. Hand in hand, they went to the kitchen. Halos wala nang paglagyan ng kasiyahang nadarama ni Shirley. Adam was extra sweet to her. Kailangan mong kumain ng marami. Wika nito habang nilalagyan ng kanin at ulam ang plato ng kanyang harap. Sir, yes sir, sagot niya. That's my girl. And he kissed her on the cheek. You are so beautiful in the morning. Dagdag pa nito habang nakatitig sa kanya ng masuyo. Naputo lamang halos lang gabi nilang moment nang maurinigan nila ang mga magulang ni Adam na nag-uusap. Nakalimutan nilang kasama nila sa hapagamang ito. They were acting like teenagers na baliw sa isa't isa. It was almost unbelievable. Masaya ako, Iha. Nakilala na kita. Wika ni Lolo Morgan. Ako rin naman po'y masayang makilala ang pamilya ninyo. Magalang na tugon ni Shirley. Mabuti't maganda kang bata. Pihado magaganda magiging apo ko sa inyo. She blushed at the thought. Kay talaga, Lolo. Mas excited pa kayo sa akin eh. Pagbibiro niya. Nakakuha naman iyon na isang sinserong tawa mula sa matanda.
Ikaw talagang bata ka. Hindi na ganoon katagal ang ilalagay ko sa mundo kaya hanggat maaari, gusto ko na makita magiging apo ko kay Adam. Gusto sanang pag-aani ni Shirley ang usapan nila, lalo't alam niyang may dinaramdamang matanda. Ngunit hindi rin niya napigilang mapaisip. All the things that had been happening actually for real. Yes, they kissed. Still, it was not official. Just the same, deep inside, umaasa siya. Were they still faking everything? Because she was sure as hell that she was being real. Eh, si Adam kaya? Kailangan niya ng kaliwanagan. Matapos makipagbiruan kay Lolo Morgan, nagtungo si Shirley sa living room. She got herself a pen and a steno pad. Dahil na rin sa mga nakaraang pangyayari, ina-inspire siya magsulat. It had been her hobby to write romance stories. In addition, she got monetary compensation from it. Hindi lang yun isang pampalipas oras. It was also a diversion, an escape from reality. Dahil sa ngayon, hindi muna niya gustong isipin kung ano man ang magiging bukas niya kasama si Adam. O kung meron nga bang bukas para sa kanilang dalawa. Speaking of Adam, narito sa study at pinag-aaralan ng ilang files tungkol sa kriming nasaksihan niya. Again, ano kaya mangyayari kung mareresolve ba ng krimen? May bukas ba siya kasama si Adam? It was saddening. Maya-maya dumating si Adam. Agad tong tumungo sa kanya at sinilip ang kanyang ginagawa. Are you writing a story? Tanong nito. Yes. Hindi niya alam kung bakit siya nauutal ngunit ang paraan ng pagtingin sa kanya ng binata ay nakakadala. Look here, wika nito. Wala nagawa si Shirley kundi sunin si Adam. Nahigit niya ang kanyang hininga nang matitigan ito. Alam niya kung gwapo ka, gwapo si Adam. Ngunit ngayong hayagan niyang tinititigan, ito ay lalo lamang nagulong kanyang sistema. There was a weird war going in her stomach. Her heart was beating so fast, she was afraid it was audible. His brown eyes were piercing, yet there was this glowing glint. His nose was perfect. His lips so soft and kissable. She could not even imagine how many girls went crazy over those lips, just like her. Because right now the only thing she could think of was to taste those lips again. Is that enough inspiration for your story? Yun ang nagpabalik sa isip niya sa kasalukuyan. And yes, it was more than enough. She was damned. She had totally fallen for extra dangerous Major Adam Acosta. If you continue looking at me like that, I will have to kiss you, baby. Ani Adam, na matiimding nakatitig sa kanya. Pero hindi na napigilan ni Shirley titigan ng lalaki. Para siyang magnet na patuloy na hinihigop ng mga labi ni Adam. They ended up kissing in the confines of the living room. It was a brief but delicious passionate kiss.